Bagamat nagkakainitan dahil sa isyu ng nagtambak na kargamento sa Pantalan, handa raw magtulungan ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang grupo ng truckers para masolusyunan ang problema. Ang Philippine Economic Zone Authority naman, isa lang ang nakikitang pangmatagalang solusyon sa problema, ang pagtatayo ng panibagong Pantalan. Balita hati ni Jam Sisante. Ang daytime truck ban na ipinatupad ng lungsod ng Maynila ang itinuturong ugat ng Confederation of Truckers Association of the Philippines kung bakit naipon ng container van sa Port of Manila at Manila International Container Port o MICP. Sinabi nila ito sa pagdinig ng Senate Committee on Trade and Commerce. Ito rin daw ang dahilan kung bakit tumaas ang bayad sa serbisyo ng mga truck. The trucking rates went haywire when the truck ban was implemented in Manila. Why? Because what happened. The period of engagement went longer. Inalmahan naman agad ito ni Manila City Vice Mayor Isko Moreno. Tila lahat daw kasi ng problema sinisisi sa kanilang truck ban. In his face, I can say to him, he's lying. That kaya tumaas yung presyo ng trucker's fee dahil sa truck ban ng Maynila. Why is he lying? Hindi pa po ko pinapanganak, may truck ban na po. Why all of a sudden use the truck ban of Manila, added 1 hour of the day? Kanina pa ako inaakusa ni Vice Mayor na sinungaling. Mabuti na lang hindi ako politiko. Nung ibinaba nila yung Manila truck ban, that's daytime truck ban. Ibig sabihin, ang trucks nakakakilos lamang magmula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ang Department of Trade and Industry, sinabing Manila truck ban din daw ang ugat ng port congestion. Pero dahil pinaluwag na raw ng lungsod ng Maynila ang truck ban, iba na raw ang dahilan ng port congestion ngayon. In fairness naman to the City of Manila po, ang problema po ngayon, hindi naman po truck ban na. Ayos na po eh. So, ang kwan na lang po, yung operations na lang po sa port, dahil nga po doon sa naipit na mga containers sa Singapore, Kaohsiung, dumadagsa po ngayon yung delivery nilang container dito. May mga hakbang na raw na ginagawa ang DTI upang paluwagin ang mga Pantalan. Pero ang pangmatagalang solusyon, ang pagtaguyod ng panibagong Pantalan. Nagsasalpukan man, handa naman daw ang lungsod ng Maynila at ang grupo ng truckers na magtulungan. Igilid nyo lang, ayusin nyo lang. Okay. You can stay, but you have to behave. We're more than willing to cooperate. Sino po bang gusto mag-strike? Pansamantalang itinigil ng mga trucker, importer at broker ang kanilang welga upang bigyan ng pagkakataon ng gobyerno na gawa ng paraan ang ilang proseso sa loob ng Pantalan. Jam Sisante, GMA News.